Hello, all Zodiac signs. Kamusta sa? O, ito yung gabay ninyo, horoscope ninyo, timeless. Tingnan nyo na lang yung mga magpa-flash sa screen na mga details regarding personal readings. Yan. Tsaka yung ating, shoutout pala bago kong makalimutan. Shoutout sa ating mga YouTube channel members at sa ating mga FB page. Subscribers, if a flash ko, naka-flex yung mga names ninyo at the end of this reading. Para sa mga bago dito, don't forget to like, follow, subscribe. Maraming salamat sa mga datihan na at palaging sumusuporta, sumusubaybay. Merong nagpadala ng super thanks sa YouTube. Pero wait lang, maalala yung name eh. Natabunan na kasi yung mga notifications, guys. Pero meron nagpadala sa akin ng sana makita ko. Oh, may mga time kasi na alam niyo naman ako, nagre-reply talaga ako. As much as I can, pag may time ako, binabasa ko 'yan. 'Yan, at least hina-heart ko man lang. Pero syempre may mga time na nabibisi rin ako. Ayan. Shout out to you at Mary Jane Garcia 3163. Thank you so much sa ipinadala mong super thanks. Malaking bagay sa aking YouTube channel yan. God bless po. Sana po pagpala rin kayo. Start na tayo, Aries. Masyado ba maliwanag yung ilaw ko? Wait lang. Bawasan. Ayan. Ayan, okay na ba yan? Ayan. Tignan na natin, gabay ninyo, Aries. Anong meron? So, itong reading na to, kung kailan nyo ito mapanood, timeless. Oh, maganda ko, alam nyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo. Pero cross-watchers, welcome din po kayo. The Emperor, Aries na Aries, ikaw na ikaw, ite. O, di ba? Bongga. Energy mo to. Wow. So, I can see you here. Nakapamewang ka, Aries. Aries, Aries. Parang boss ka dito. Ayan, ikaw ba isang engineer? So, parang meron kang mga hawak na mga blueprints dito. Or contract, di ko alam kung sa realty ka pero maraming buildings dito. O baka naman you're working in Makati or sa BGC kung saan may mga tall buildings, no? Pero parang nakikita ko sa yan, pwedeng sa realty, construction. Okay? So, ibig sabihin dito, Aries, meron kang dapat mandohan. I-monitor mo yung ginagawang trabaho dyan. O make sure na yung mga naka-assign dyan, ginagawa nila lahat yung roles nila, yung trabaho nila. Okay, so mukhang ito meron kang responsibility. Okay? Oh. Judgment card. This is something, Aries, na pwedeng ma-revive sa iyo. Halimbawa, dati kang siklista, tapos nagpahinga ka kasi masyado ka naging busy, nawalan ka na ng alam mo yun, nawalan ka na rin ng time, marami kang mas inuna, yan. Pwedeng meron magbabalik sa iyo, ha? Na something na naisantabi mo. Okay? Pwede rin this is a calling. Pwedeng iba sa inyo, ewan ko, parang hindi ko alam kung may special announcement kayong marireceive or good news or anything na may kinalaman sa past na parang something from the past na nag-end na parang marirevive uli. Yun nga yung sabi ko. O baka rekindling naman yan. Pwedeng yung iba sa inyo kung love life, baka rekindling. O halimbawa, sa dati mong company, baka ipatawag ka nila dun. I-hire ka nila, offeran ka nila uli. Okay? Or baka naman may realization lang para sa iyo. Wow, opportunity nga. O sabi ko nga, baka kontakin ka ng dati mong employer, company, offeran ka. Kasi meron kang prospect dito eh. Possible na malaking project ito. Baka sa construction firm ka nga or
Hindi ko alam kung basta anything na may kinalaman sa ano, realty, sa buildings, yan. Pwede kang architect or engineer or kung ano man ang profession mo. Basta yun, pwede kang ipatawag, offeran ka. At ito ay mukhang malaking potential, no? Maganda yung potential na ito para sa iyo na kumita ka ng malaki. O baka bagong project o malaking project paparating sa iyo. Taurus. Knight of Wands. Okay. Fire sign energy. Yan. Aries, Leo, Sagittarius energy. Seven of Swords. The Tower. Ay! May mga didiscovery ka dito. Aliwaswas, Taurus. Baka meron dyan someone na nangungupit, dishonest, pagdating sa trabaho, sa pera. Yan, meron. Meron kang, ewan ko, hindi ko alam kung makukot in the act or ewan ko, basta may madidiscovery kang mga ganyan. Yung mga under the table, illegal, aliwaswas, so mag-ingat ka, no? Siyempre, halimbawa, may nalalaman ka dyan. Ayan. Pwede lang naman na may magkaroon ka ng idea tungkol dyan o may madiscovery. Oo, ayan, no? Shocking, oh. Okay. May mga, prepare for the unexpected na lang, Taurus. Yun na lang yung masasabi ko dyan sa tower na yan. Meron ditong pagka... shocking eh. Shocking na revelation eh. Kung ano man pong ma-uncover mo dito, Taurus. No? Hindi ko alam kung medyo delikado para sa'yo yan na madiscovery mo yan. At pwedeng ang involved nga dito is a fire sign. Ang nakikita ko dito is, pwedeng you will go out on a nature trip. Baka naman kayo ay mahilig mag-outdoors. Yan, magpunta sa nature, sa bundok, etc. Yan. So, pwedeng may travel. Nakikita ko lang dito, pwedeng may travel. Okay? Gemini. Five of Swords, saka King of Wands. Six of Swords. Nakikita ko dito, Gemini, is pag-iwas sa conflict, sa trouble. Ayan. So, instead na patulan mo yan, baka may gumagawa ng gulo dyan. So, mas mabuti na iwasan mo na lang, okay? So, nakikita ko dito is, iniiwasan mo yung trouble, yung magkaroon ng gulo. So, nakikita ko dito is, ikaw na nagsusumikap ka na makaahon dito sa kinalalagyan mong mahirap na sitwasyon. Oh, moving away ka na eh. Tinatalikuran mo na to. Yung Five of Swords. Papunta sa better place with the Six of Swords. So, nakikita ko dito is pa-improve naman yung pa-improve yung sitwasyon mo, Gemini. Yun naman yung maganda rito. So, pwede rin may travel. Oo. So, kung medyo magulo yung naranasan mo in the past or dito sa present, asahan mo na yan na huhupa or mag-i-improve din yung sitwasyon na yan. Maliwanag yung Six of Swords mo. Okay, so pwedeng you're dealing with someone who tingin niya siguro sa sarili niya, lagi siyang tama. So, ikaw yung mas wise dito at nakikita ko ikaw na lang yung magpapakumbaba, mag-giveaway, iiwas. Okay? Hindi mo papatulan na lang. Kasi maigo tong isang person na to eh. Tong fire sign na ito, ma-encounter mo. Aries, Leo, Sagittarius, no? Oo. Parang useless mga tuwiran dito. Kasi feeling niya lagi siyang tama. Yan. Cancer. King of Wands, Seven of Coins, tsaka Nine of Coins.
Wow, nakikita ko dito, Cancer. Itong itinanim mo, iaanihin mo yan ng maganda ang resulta, 9 of coins. Ayan. So, ibig lang sabihin nito, yung hard work mo, magpe-pay off yan dito sa 9 of coins. Okay? Ano man itong itinanim mo, or itinatanim mo ngayon, ay magbubunga yan ng magagandang results. Ayan o, 9 of coins. Ang ganda ng outcome mo dito. So, sulit. Kumbaga, kung ano to, kung halimbawa, naghintay ka dyan, nag-effort ka, sulit. Oh, everything will be worth it. Kailangan mo lang talaga sigurong maging patient. Okay? At ayan, have confidence. Have confidence dito sa iyo. Ewan ko, kung meron kang kailangan gawin, ang susi doon is yung magtiwala ka sa kakayahan mo. Alam mo dapat yung worth mo. Alam mo kung ano, what you bring to the table. Alam mo kung ano yung mga kakayahan mo rito. Okay? So, yan. Nakikita ko ikaw na mahahandle mo ng maayos yan. Kung ano man yan. Leo. Nine of Cups. Wow. Uy, Sun. Ang ganda ng cards mo, Leo. May ending nga lang dito sa dulo. Pero ang ganda na itong dalawa. Alam mo, may magandang simula na naghihintay sa'yo after netong ending na to, yung death card mo. So, by the way, meron ka ditong Scorpio energy. Magiging masayang-masaya ka, Leo. Base dito sa dalawang cards mo. Nine of Cups and Sun. So, meron something dito na ikaw ay magiging very proud of. Kung ano man yan. This is a wish come true. Pwede. Pwedeng may wish come true. Okay. Kung ano man itong ending na ito. So, siguro baka sa una, mahirap mag-adjust. Okay? Mahirap tanggapin. Pero eventually, magiging masaya ka rin. Ayan, magiging kompleto. Ayan, kung ano man ito, parang meron kang something na ma-achieve dito. Matatanggap na ikaw ay magiging very proud of, very happy, fulfilled. Yun lang yung masasabi ko. All is well with the Sun card. Ibig sabihin, yung mga magiging outcome ay maganda. This is also a sign ng growth. Kaya yan, pagdating sa career mo, sa negosyo, maganda senyales kasi growth. Pwedeng matutupad yung mga ninanais mo dyan. Okay? Meron ka lang kailangan pagdaanan na ending, pero ito ay part ng process. Virgo. The World, Magician. Wow, Majors. Dalawang Majors, isang Court card. Water sign energy, meron dito, Cancer, Scorpio, or Pisces. Wow, nakikita ko, Virgo, meron kang magandang transformation with the Magician card. Hindi ko alam, may magandang transformation para sa iyo at saka meron kang magandang achievement dito. Ayan, kung ano man itong matatanggap mo na to, ano man itong makukuha mo sa world card.
May completion, achievement dito. Something na may kinalaman sa ano mo, ambition mo, or something na nagbunga ng maganda para sa iyo. Okay? Ibig sabihin, meron kang something na mararating dito sa iyong world card. Oh, nag-combo itong dalawa eh. So, ibig sabihin lang nito, completion, achievement. Okay? So, yan. Sabi ko nga sa iyo, may kinalaman sa ambition mo yan. Pwedeng ano ah, pwedeng may paparating sa'yong something na bago kasi si world card at completion eh. So, pwedeng to the next level ka na. No? Meron something dito na ayan, baka ito ay bagong career, bagong project, bagong investment, ayan. Basta ito, magsisimula ka na rito, ayan, para dun sa ano, para sa mga naghihintay ng go signal, ito na yun. Ito na yung sign na kayo ay magsisimula na. O baka naman yung iba, job application, or kung ano man itong bagay na sisimulan mo. Or kung ano man itong mga pagbabago na ginagawa mo, magiging successful yung outcome nito, no? Kasi world card tsaka magician. Okay, may water sign dito. This is someone who is ano, very, hindi ko alam, pero kung sino man itong person na to, Virgo, this person sees you as someone special sa buhay niya. Na pinahahalagahan niya yung relationship ninyo. Yun yung masasabi ko rito. Special ka dyan sa person, kay water sign. Libra. Seven of Wands, Four of Coins, Six of Coins. Okay. So nakikita kita Libra dito. You are fighting. No, lahat ng kaya mong ibuhos, ibigay dito. Ilalaban mo to. Kumbaga, kahit na mahirap, hindi ka susuko dito sa ginagawa mo. Yun yung maganda sa'yo, Libra. Ikaw yung tao na kahit against all odds, no? Ipaglalaban mo ito. So, yan, hindi ko alam kung relationship to. Hindi, kahit hindi romantic, ha, meron dito something, Libra, na kahit na maraming kumukontra sa'yo or hindi ka sinusuportahan, andun ka para ano, magpursige. Hanggang ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve dito. At hindi ka basta-basta panghihinaan ng loob. No? Yan yung maganda rito. Ilalaban at ilalaban mo yan. Four of Coins, Libra. Wow, this is a card of stability para sa iyo. Ang ganda naman. So, nakikita ko you have enough pagdating sa material or sa financial. Okay, so just remember, Libra, na don't forget to share your blessings. Yun na siguro yung masasabi ko dito. At saka minsan, huwag ka masyadong maging obsessed dyan sa material. Kumbaga, huwag mo tipirin yung sarili mo. Deserve mo rin naman yan, Libra. Halimbawa, pinaghirapan mo naman tong pera na to. Hindi dahil sa sinasabi kong maging gastador ka, pero para saan nga ba yung pera, Libra? Diba? Hindi rin naman natin itong madadala sa kabilang buhay. Yun na may ibig ko sabihin. So, nasa sa'yo na kung paano mo ibabahagi itong mga blessings na to, itong pera na tinatamasa mo. Okay? Kumbaga, pwedeng kumikita ka ng malaki pero meaningless naman kung hindi mo naman yan na i-share
sa iba kung puro pansarili mo lang din yung iniisip mo. Okay, Six of Coins. Oh, it's time to give. Energy of giving or receiving, Six of Coins. So, di ba yung sabi ko sa iyo? Oo. So, ito yan. Ikaw ito. Halimbawa, nagiging generous ka. Ngayon, kung dati, wala kang kakayang tumulong kasi wala kang datong. O ngayon, may datong ka na. Siguro ngayon, it's time to give back. Yun lang yung nakikita ko rito. Ayan. Giving or receiving, Libra, either ikaw yung magbibigay dito or ikaw yung makakatanggap. Pera man yan or kung ano man, kahit hindi material. Scorpio, mahirap balasahin yung cards ko. Wait lang. Nagdidikit-dikit kasi eh. Meron kang Seven of Swords, Eight of Swords, at saka Ten of Coins. Okay. Merong something na, ano, achievement or happiness ng family dito. So, hindi ko alam kung merong good news. Ayan, good news about a family member na lahat ay magiging proud, magiging happy pag si-celebrate nyo yan. O, halimbawa, graduation or nakapasa sa interview anak mo or na-promote. Basta merong something tungkol sa family na ano, ipag-celebrate. O, ayan, pwede namang birthday, may okasyon, may seremonya like binyag, kasal, pa ano ganun. Pwedeng may ano, may gathering. Pero this is just a sign ng pagiging happy. Pagiging happy ng pamilya, ayan, pwedeng kontento kayo, masaya kayo diyan, may mga blessings. Okay? Or masaya kayo kasi kahit na hindi kayo masagana sa material or kadatungan, at least masaya kayo, kumpleto kayo, andyan yung mga loved ones ninyo, no? Or wala kayong problema sa family. Mag-ingat ka sa deceptive energy. Yan, merong Seven of Swords dito. Someone na dishonest, someone na may tinatago, someone na hindi maganda yung intentions niya, o pwedeng ano to, magpuslit, o may kinagawa na ano, palihim. Okay. Eight of Swords, ibig sabihin Scorpio, kung ano man itong limitasyon na nararanasan mo. Okay, it's time to break free of this situation. Ikaw rin naman ang magtatanggal sa sarili mo dito, sabi ni Eight of Swords. Ibig sabihin, ano, it's time, Scorpio, na ano, gumawa ka ng solution dito sa problema mo. Hindi pwedeng ganyan ka na lang lagi, hindi pwedeng iisipin mo, hindi ka na makakaalis dyan, magpapaka-pessimistic ka na lang. Ikaw at ikaw ang susi para makaalis dito sa situation na to. So, you need to do something about your situation. Pag-isipan mo ng mabuti. Sagittarius. Seven of Coins, King of Wands, Hermit. May Virgo energy, may Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Huwag ka sigurong mainip, Sagittarius, dito sa hinihintay mo. Darating din at darating yung time na matatanggap mo yan or mangyayari yung mga yan kung talagang ukol para sa iyo. Okay, baka kasi masyado kang nagiging fixated doon sa outcome and then nakakalimutan mo na
kung ano yung mga pinaka-importante na dapat mong bigyan ng focus right now. Okay, huwag kang mag-alala, darating ka rin dyan. At nakikita ko, kung meron kang itinanim, ibig sabihin meron kang magandang aanihin dyan. Yun naman yun. So, siguro, baka naiinip ka lang, no? Ibig lang sabihin nito, it will take time, Sagittarius. Hindi siguro agad-agad ma-achieve yan. Hindi agad-agad marireceive mo or mangyayari. Okay? So, patience and patience at saka yung pagiging diligent yung kailangan mo na gawin mo, yung mga kailangan mong gawin. Okay? King of Wands, so this is a leadership role o baka naman promotion yan. Okay? So yan, pwedeng itong promotion na to, hindi siya darating sa iyo ng ganun ka-easy. Ibig sabihin, kailangan mo talagang paghirapan yan. O kung ano man itong sinasabi ni King of Wands, na parang ikaka-level up mo. Okay, kung ano man itong gusto mong mangyari sa sarili mo. So kung meron kang gustong ma-achieve, gawin mo yung dapat mong gawin. At yun nga, hindi mo siya makukuha ng ganun ka-easy. Kailangan mo talagang mag-ano, pagtrabahuan yan, paghirapan. Pero yun nga, nakita ko may aanihin ka rito with the Seven of Coins. Hermit card. Hermit mode. So, pwedeng this is withdrawal from something na parang ano, ewan ko, gusto mo munang i-detach yung sarili mo sa ngayon. Gusto mo muna peace and quiet. Gusto mo muna, solo mode ka muna. O baka naman ikaw ay single. Okay. Meron kang malalaman dito kasi parang meron, ano eh. Ayan, may enlightenment dito, may kandila. So, siguro kung ano man yung gusto mong malaman tungkol dito, yun baka dapat, ano, hindi agad-agad sa iyo bibigay yung answer. Baka maghihintay ka pa. Okay? Ayan. Capricorn. Eight of Swords, Five of Cups. Ooh, feeling frustrated. Ano ba ito? Puro stress tong cards mo. Pero wala rin naman may tutulong yung mga negative thinking mo dito, Capricorn. May matindi kang pinuproblema. Masakit ulo mo rito. Yan, di ko alam. Gaalala ka na may problema ka or natatakot ka na mangyari yung bagay na yan. Or pwedeng na-frustrate ka kasi parang wala nangyayari. Yun, parang yun na pick up ko eh. Stress, worrying, fears, anxiety, a period of frustration kasi nga wala. Wala kang magawa dito sa situation mo or walang changes, walang progress. Meron ding something dito na hindi ka maka-get over dito sa mga nawalang opportunity. Hindi ko alam ano to. Meron ka bang napakawalan, napalagpas na opportunity? Parang napufrustrate ka doon sa mga nawala sa'yo eh. Pero walang maganda may itutulong. Ang sinasuggest sa iyo is maging objective ka. Huwag kang ano, isipin mo kung paano ka makakaalis dito sa situation mo. Huwag kang mag-dwell sa past. Yun yung advice sa'yo ni Five of Cups. It's better to move on. May darating pa sa'yo, huwag kang mag-frustrate yan. Kung meron mang mga nawala ritong Three of Cups, meron pang dalawang cups na darating sa'yo. Okay. Aquarius. Meron kang Page of Cups. Uy, Ten of Cups. Ang ganda!
Uy. So good news ito, Aquarius. Nakikita ko na magiging very happy ka dito sa matatanggap mo na good news. O yan, ang ganda. Tsaka nakikita ko napakasaya mo dito with your family. This is ano eh. Emotional fulfillment, yung Ten of Cups na yan. This is the happiest feeling na nararanasan mo sa ngayon, no, tungkol sa iyong family. Yan, kung may anak ka na, may asawa, pamilya. Okay, pero ito yung good news na sinasabi ko na magbibigay sa iyo ng happiness. Ganda. So, parang yung iba dito may kinalaman din sa pagpapamilya. So, yan, baka merong okay. Or kaya, offer. Sa ano ka ba? Food service or sa hotel? Or yung bartender? Or parang ganyang waiter? Oo, parang sa hotel or sa bar or restaurant. Baka ito ay magandang offer sa iyo. O baka sa cruise ship or sa abroad. Basta this is something na magiging very happy ka, hindi lang ikaw pati yung family about this good news. O meron ka pang dalawang options dito, mukhang makakapamili ka pa nga. O, ang ganda. So yan, pwedeng hindi lang isa yung opportunity para sa iyo at mukhang mamimili ka pa dito alin yung mas gusto mo sa tingin mo, no? Ayan, ang ganda ng ano mo. Ang ganda. Pagdating sa pera, sa tingin ko naman hindi ka naman mamamroblema. Okay, pwedeng iba dito meron kayong dalawang jobs or pwedeng meron kayong full-time job tapos may part-time kayo or meron pa kayong another source ng income. Baka yan. Baka isang good news, magkakaroon ka pa ng sideline or panibagong source ng income, no? Pisces. King of Wands. Labas ng labas to. Daming energy ng ano, fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Hoy, may tower. Queen of Coins. Okay. So, isang fire sign at saka isang earth sign. No? Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Mm-hmm. Mayroong ano, paparating sa iyo Pisces. So prepare for impact. Yung sinasabi ni Tower, may some kind of wrecking ball na tatama sa iyo. And it will lead to a shock about the truth na marireveal or kung ano man itong marireveal ni Tower sa iyo. Okay, yan. So importante na makita mo yung blessing dito sa pangyayari na to. Importante na mag-focus ka na lang doon sa mga possibilities na ano na ibidadala nitong tower card mo. Kumbaga, dapat mo pa nga ipagpasalamat yan na ano eh, dumating yan kasi kung hindi dahil diyan sa wrecking ball ni the tower, hindi mo malalaman yung dapat mong malaman. No, hindi ka magigising sa katotohanan. Okay, so isa itong malaking realization or revelation para sa iyo, para baguhin yung mga dapat baguhin dito. So yan, isang malaking pagbabago yan darating sa iyo sa tower card. At you are stronger than you think. Yun yung sinasabi ni King of Wands dito. Importante yung paniniwala mo sa sarili mo. At maging practical ka na lang. Yun yung sinasabi ni Queen of Coins. Mag-explore ka ng ibang possibilities. Yun yung sinasabi niya. Maging madiskarte ka, mapamaraan ka. Yung pinaka-importante dito, pagiging practical. Okay? At saka yung
nagtitiwala ka sa iyong abilities. So, ayan, mag-prepare ka na kasi may tower na paparating. Okay, so ayan, all signs. Sana makatulong sa inyo itong reading at kung nagustuhan nyo naman, don't forget to like, share, pa-comment na rin. Take care, babush.